umasa tayo na dahil ito ang pinakahuling sona, magbibigay siya ng tapat na pag-uulat sa kalagayan ng bansa. Umasa tayo na maglalahad ng mga hakbanging para mabigyang ginawa ang nakararam. Ngunit ang narinig natin ay ulat na punong-puno ng kwento, pagbubuhat ng sariling bangko at tulad ng mga naunang sona, paninisi. Napakadaling mamulot ng numero. Mga numerong sa unang tingin ay makisap at kadilir-dilir. Ngunit hindi kayang pagtakpan ang maalingasaw na katotohanan na pilit itinatago at ipinagkakaila. Pagkaraan ng 5 taon, marami pa rin ang mahihirap, nagugutom at walang trabaho. Pagkaraan ng 5 taon, ang sinukli sa pagsisikap ng mamamayang Pilipino ay manhid at palpak na pamamahala. Kung inyong natatandaan, buwan ng Agosto noong 2010 nang mangyari ang trahedya sa Luneta. Mistulang hinayaan na lamang mapatay ang 8 inosenteng turista na ginawang hostage. Collateral damage, kundi sinasadya daw. Ito ay masamang pangitain. Umpisa pa lamang ng administrasyon, manhid at palpak na. Sa Tacloban, sa gitna ng malawak na pinsala ng superbagyong Yolanda, habang nangkalat ang mga patay, nagugutom, nauuuhaw, lumuluha at nagmamakawa ng dagliang tulong, ang sagot ng administrasyon, buhay pa naman kayo, hindi ba? At sa halip na tugunan ang hinaing ng local government, pilit pang pinpirma ng sekretary ng DILG ang mayor ng Luzon sa isang formal na kasulatan. Kailangan daw ito bago tumulong ang national government. Akino daw kasi ang presidente at ang mayor ay isang Romualde. Nang ayaw pumayag ang mayor, ang sagot ng DILG secretary, bahala kayo sa buhay ninyo. 20 buwan matapos ang Yolanda, nagsisiksikan pa rin ang mahigit na 100,000 katao sa tent cities at bank houses. Marami ang nagkakasakit. Nakaligtas ang ilan sa bagyo, pero namatay naman sa masamang kalagayan sa evacuation center. Nagkaroon ng 167 bilyong piso na Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan. Pero ang tanong ng budget watchdog, saan napunta ang pera at donasyon ng iba't ibang bansa sa buong mundo? Tinangay na rin ba ng bagyo? Kamakailan lamang mismo ang United Nations ang nagbigay ng kanilang konklusyon. Kulang na kulang ang ginagawa ng pamahalaan para makapagbagong buhay ang mga nasalanta ng Yolanda. Matapos maging biktima ng bagyo, ninakawan pa sila ng kanilang dignidad. Ang sagot ng pamahalaan, buhay pa naman kayo, hindi ba? Sa Zamboanga, daan-daan ang namatay, libo-libong bahay ang nasunog. Ngunit mas malaking trahedya ang sinapit ng ating mga kababayan sa mga evacuation centers na pinamahalaan ng national government. Mas masaklap pa rito ang ulat ng mga kababaihan at kabataan na naging biktima ng panggagasa at napunta sa prostitusyon. Ang sagot ng pamahalaan, buhay pa naman kayo, hindi ba? Sa mamasapano, 44 ang nagbuwis ng buhay at marami ang sugatan. Ngunit kahit pahapyaw, hindi nabanggit ang kanilang kabayanihan sa sona. Kahit tiway, wala. Buti pa ang hairstylist at fashion designer kasama sa mahabang listahan. Buti pa ang hairstylist at fashion designer
kasama sa mahabang listahan ng kinasalamatan. Luneta, Tacloban, Zamboanga, Mamasapano. Apat na lugar kung saan nasa gipsana ang maraming buhay kung ang pamahalaan lamang ay hindi manhid. Mga kababayan, kung apat na lugar ang sumasailalim sa manhid na pamamahala, tatlong acronyms naman ang sumasagisag sa palpak na administrasyon. MRT, BBL, at DA. Sa libo-libong sumasakay sa MRT, araw-araw ay parusa. Noong 2010, 20 tren at 60 bagon ang tumakbo. Pagkatapos ng 5 taon, 7 tren at 21 bagon na lamang ang natira. Uulitin ko, mula sa 20 tren at 60 bagon, ngayon, 7 tren at 21 bagon na lamang. Napakahabang pila, sirang escalator at mabawong kubeta, kakaunti at siksikan bagon. At tuwing sasakay ang mga pasahero, ang taimtim nilang dasal, sana huwag magkaabirya, sana makauwi ng buhay. 4.5 bilyong piso ang inilaan para pambili ng bagong tren. Ngunit 4 na taon na mula nang nilabas ang pondo, wala pa rin. May budget na mahigit 5 bilyong piso ang DOTC para sa overhaul ng MRT noong 2014. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito nagagawa. At sa kabila ng masamang serbisyo, nakuha pa ng MRT ng magtaas ng pamasahe. Mga kababayan, 5 taon nang kontrolado ng gobyerno ang MRT, pero kung sino-sino pa rin ang sinisisi ng sariling kapalpakan. Bakit naging palpak ang serbisyo? Ito ay dahil pinalitan ang maintenance provider at ang ipinalit sa kumpanyang Sumitomo na bantog sa buong mundo na may malawak na track record ay ang bagito at walang karanasan na PH Trams Company. At sino ang nasa likod ng PH Trams? Mga kaalyado at kapartido ng dati at kasalukuyang sekretary ng DOTC. Ang sigaw ng mga pasahero, lagi kaming late sa trabaho. Ang sagot ng MRT, ito ang excuse letter. Ang daing ng pasahero, ayusin ang serbisyo. Ang sagot ng palasyo, kung ayaw ninyo sa MRT, di mag-boost na kayo. Lumipas pa ang mahabang panahon bago may inihabla ng korupsyon. Pero ang tanong ng dating MRT General Manager, bakit ako lang? Ang tanong din ng taong bayan, oo nga naman, bakit siya lang? Palpak na serbisyo na, pinagkakikitaan pa. Totoo ngang sa daang matuwid, magkapatid ang kapalpakan at pagnanakaw ng kapartido at kaalyado. Bumaling naman tayo sa BBL. Para sa administrasyon, kaaway ng kapayapaan ng mga tutol o kaya ay nagsasabing hinay-hinay lamang sa BBL. Walang prangkisang administrasyon sa paghahangad ng kapayapaan. Lahat tayo ay matagal lang naghahangad ng payapa, matiwasay at maunlad na Mindanao. Ngunit may ilang kondisyon para tiyak na magtatagumpay at magtatagal ang anumang kasunduan para sa kapayapaan. Una,
Dapat ito ay naayon sa saligang batas.